اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ito pong ika-apat na aralin po natin sa al-imla. So, ang pamagat natin na ating tatalakayin ngayong araw ang tinatawag na at-tao al-maftuha wat-tao al-marbuta. Okay? At-ta, yung ta, at-tao maftuha, yun yung nakabukaka. Okay? Naka-open. At-tao al-maftuha, yung ta na naka-open. Wat-tao al-marbuta, yan yung ta naman na naka-close, yung nakabilog. Okay? Ano yung sample? Sige, ito yung taon maftuha, ito. Di ba? Ito. Ang taon marbuta naman na ito. Okay? Bilog siya. Okay, yan yung pag-aaralan natin, yan yung tatalakay natin ngayong araw. So, pamagat natin ay ang pamagat na atin na para kwento na ating babasahin ay si Umar ibn al-Khattab. Al-kalimatun jadida, al-kalimatu al-jadida, ang mga kalima, mga words na bago, ito sila. Yukanni, ang meaning ng yukanni ay yan yung palayaw. Ay hindi, yan yung tinatawag natin na Abu. Abu Bakar, Abu Ahmad, Abu Hakim, yan. So ang kunya ni ano ni Umar ibn Khattab ay si Abu Hafs. Abu Hafs. Yulakabu, ang yulakab naman yan yung tinatawag na Al-Faruq. As-Siddiq. Yun. Al-Qasim, yan yung lakab. Okay? Tawalla, ibig sabihin ng tawalla ay nanatili. Kaya naging parang mas malapit na meaning ng tawalla ay nanatili. Ta'ana ay sinaksak. Tufiya ay namatay. Al-Majusi ay yan yung nationality. Al-Majus. Okay, ito na po ang kwento kay Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattabi huwa thani al-khulafai ar-rashidin. Sabi niya, si Umar ibn Khattab, siya ang pangalawang khalifa. Okay, siya ang pangalawang khalifa, pinuno ng mga Muslim noong kapanahunan niya. Yukanna, ang kanyang tinatawag sa kanya bilang palayaw ay Abi Hafs, Abu Hafs. Si Hafs ay anak ni Umar. Anak na panganay ni Umar na babae. Babae, Hafs. Wa yulakabu bi Al-Faruq. Siya ay tinatawag na Al-Faruq. Aslama qabla al-hijrati bi 5 sinin. Siya ay nag-Muslim bago ang hijra. Ang tinatawag naman na hijra, ito yung paglipat ng mga sahaba mula Makkah patungong Madina. Yan yung paglipat. Pag-transfer. Okay? Bikamsi sinin. 5 taon bago ang hijra. Tawalla al-khilafata ba'da Abi Bakr. Okay. Siya ay naging pinuno ng mga Muslim pagkatapos ni Abu Bakar noong taong 13 minal hijrah. Wa futihat fi ahlihi ash-shamu wal-iraqu wa misru wa Baitul Maqdis. Sa kapanahunan at binabuksan, sa kapanahunan ni Umar ibn Khattab, ibig sabihin,
naging Muslim country na ang Sham. Ang Sham, ito yung isang part sa ano, sa Syria, nasakop dito ang Sham. Napapaloob dito ang Syria. Ang Sham ay ang Syria ay napapaloob sa Sham. Al-Iraq, ito yung Iraq. Mesir ay Egypt. Wa Baitul Maqdis ang Palestine. Ibig sabihin, sa kapanahunan ni Umar ibn Khattab, naging Muslim country ang mga lugar na ito. Okay? Dahil na nung kapanahunan ni Umar ibn Khattab ay nagsikap siya para ipalaganap ang katuruan ng Islam. Kaya naman ang mga bansa na yan ay nagbalik sila sa katuruan ng Islam. Muling nanumbalik ang kanilang iman. Ta'anahu, sinaksak siya ni Abu Lu'lu'a al-Abu Lu'lu'a al-Majusi. Ta'anahu Abu Lu'lu'ata al-Majusi. Sinaksak siya ni Abu Lu'lu'a al-Majusi. Okay? Sinong si Umar ibn Khattab, minsan na siya nagsasala ng Fajr, ng Subo, kasi sa panahon na yun, wala pang ilaw. Kaya hindi nila alam kung sino-sino na lang yun nakakatabi nila. Si Umar ibn Khattab, siya ay nagsasalat, siya ay imam sa ng mga sahaba. Habang siya ay nakatayo, nagsasala, ay pinuntahan siya ni Abu Lu'lu' at pinagsasaksak siya. Kaya naman napatay ni Abu Lu'lu si Umar ibn Khattab habang siya ay nagsasala. Fi salatil fajr, sa oras ng fajr. Wa tufiya ba'daha bi thalathi layalin, at siya ay namatay pagkaraan ng tatlong araw, tatlong gabi. Sana sa taong 23 minal hijra wa umruhu 63. Siya ay namatay sa taong 23 minal hijra at siya ang kanyang edad ay 63. Okay. Al-Bahath. Unzur ila al-kalimati allati tahtaha khattun wahidun fi an-nass. Tingnan ang mga kalima allati tahtaha na ang ibaba nito ay guhit na isa. Guhit na isa. So, tingnan nga natin. Okay. Saan? Saan sila? Guhit daw. Kalima na guhit na isa lang. O ito. Bait. Isa lang. Diba? Itong baitun ay isa lang ang guhit. Saan pa? Futihat ito. Okay. Ito, Futihat Baitun. Tajid, makikita mo o kaya matatagpuan mo na ang ta ay tuktabu hakada, ay isinusulat ng ganito. Diba? Katulad yung pinakita ko sa inyo kanina. Katulad nito, ito. Diba? Isinusulat daw na paganito kapag naidudugtong siya. Ito. Wahadihi at itong ta na to ang tinatawag na at ta al-muftuha. Ta na naka-open. Okay? Wanzur ila al-kalimati allati tahtaha khattani ithnani fi nass. At tingnan ang kalima na nasa ibaba nito ang dalawang guhit. Ano 'yun? Al-hijra. 'Yun al-hijra aw al-khilafa. At ito yung khilafa, ito. At tajid anna atta tuktabu hakada. Makikita mo, sabi niya, na ang ta ay nakasulat ng ganito. Tingnan na natin. Tama ito, di ba? Tsaka to. Ta sila ta. Wahadhi atta tusamma atta al-marbutah. Itong mga ta, sabi niya, ay tinatawag na ta al-marbutah. Ibig sabihin, nakabilog. Naka-close. Al-qa'idah. Ito yung kaida. Ang meaning ng al-kaida ay rules. Rules ng
ta al-maftuha at ta al-marbuta. Okay. Isa-isahin natin. At-tao al-maftuhatu tuntaku ta'an fil wasli wal waqfi wa hiya. Ang ta al-maftuha, ang ta sabi niya na open, ay binibigkas, binabasa, binibigkas, binabanggit ang kanyang ta fil wasl kapag ito, kapag ikaw ay dire-diretso sa pagbabasa o kaya naman ay titigil. At ang mga ito ang at tao al-asliya. Okay. At tao al-asliya التي في آخر الكلمة سواء أكانت فعلا أم اسما أم حرفا. Okay. Itong at-tao al-maftuha, yan yung tinatawag na at-tao al-asliya. Ibig sabihin ng asliya, yan yung original na ta. Ang sakata, halimbawa, sakata. Ito, di ba? Taon maftuha. May itun. Taon maftuha. Lata. Taon maftuha. Itong mga ta na to, yan ang tinatawag na tao al-asliya o kaya at tao al-maftuha. Ibig sabihin, naka-open. Number two, at tao damir. Tao damir, al-muttasilu bi akhir al-fi'l al-madi. Yan sabi na yung ta na al-damir. Ta al-damir na nakaduktong sa fi'l al-madi. Fi'l al-madi, yan yung tinatawag na verb na past tense. Okay, mayroong ta na dumuduktong siya sa fi'l madi o kaya past tense na yung tinatawag na tao at damir. Halimbawa, darabatu. Saan yung tao at damir dyan? Ito. Yan yung tinatawag na tao at damir o kaya ta al-maftuha. Darabata. Okay, ito sila. Tao ta'nis. Tao ta'nis illati tatasiru tattasilu bi akhir al-fi'l al-madi. Ta'nis din na dumuduktong sa fi'l madi sa past tense na verb. Mithlo katabat. Ito yung tinatawag na tao at ta'nis. Okay. Tao jam'i al-mu'annathi as-salim. Ta jam'i al-mu'annathi as-salim. Okay. Mayroong ding ta na taon maftuha na tinatawag na jam'u mu'annathu asalim. Jam'u mu'annathi asalim. Mithlo al-mu'minat. Ito sila. Jam'u mu'annathi asalim. Na ito yung ta. Ito. Tao jam'i al-mu'annathi asalim. Okay. Natapos natin ang tao al-maftuha. Ngayon naman ay at ta al-marbuta. Ang ta al-marbuta ay tuntaku عند الوصل. Binibigkas siya o binibigkas ta-an. Kapag dire-diretso ang pagbasa. Binibigkas daw siya kapag dire-diretso ang pagbasa. Wa عند القطع. At kapag titigil na, kapag titigil sa pagbabasa, ay binibigkas siya, ang pronounce niya ay ha, haan. Halimbawa, hayat, hayat. Halimbawa, haya, haya. Yan, haya. Kapag halimbawa, mayroong pangkaduktong nito na mga kalima, halimbawa, hayat at dunya. Okay, hayat at dunya. O diba? Binanggit natin o binasa natin ng ta, hayato. At dunya. Ngayon naman, kapag walang kaduktong, babasahin daw na ha ang tunog. Haya, haya. Okay. Anon, haya. Okay.
Tuktab wa taon marbuta, ta ganito. Isinusulat daw ang taon marbuta na ganito, fi mayati, ng katulad ng mga sumusunod. Iza jaat fi akhir al-ismil mu'annathi asalim, ay al-haqiqi. Kapag daw dumating sa huling letra ng pangalan na mu'annath, al-haqiqi. Okay? Halimbawa, Fatimatun. Fatimatun. Ito ay pangalan ng babae. Pangalan ng babae na tunay. Ibig sabihin, ang taon marbuta ay isinusulat ng ganito. Ganito. Bilog mismo. Kapag pangalan ng tunay. Pangalan ng babae na tunay. Pangalawa, isinusulat din daw ang taon marbuta na ganito, إذا جاءت في آخر الاسم المذكر معنى مؤنث لفظا. Kapag daw ang pangalan na yon na ay pangalan ng lalaki, subalit معنى مؤنث لفظا. Subalit kapag lafod, kapag binibigkas ay pambabae. Halimbawa, Talha. Talhaton. Kaya Hamzaton. O ito. Talhaton, itong Talha, pangalan ito ng lalaki. Pero mayroon siyang taon marbuta. Ang katulad din nito ay sinusulat na ganito. Taon marbuta na ganito. Close. Katulad din nito ay ang Hamza. Hamzaton. O kaya Arkasha. Arkasha. Arkashaton. Okay? At isinusulat din daw ang taon at taon marbuta na paganito kapag idha ja'at fi akhiri jami'i at taksir. Kapag daw dumating ito sa jami'i at taksir. Kapag nasa plural. Mithlo mushat. 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 O diba? Mushat. Ito ay jami'i. La jama'a taksir to jama'a taksir. Sinusulat siya na bilog. Kapag dumugtong sa jama'a taksir, ibig sabi plural. Okay. At-tadribat. At-tadribul awal, ang unang pagsasanay. Hati khamsa kalimatin tantahi bita'in marbuta. Wa khamsa kalimatin tantahi bita'in al-maftuha. Okay. Magbigay raw ng limang kalima, limang words na nasa huli ay taon marbuta at limang words naman na nasa huli ay tao al-maftuha. Okay. Yan po ay assignment natin. Okay? Yan po ang assignment natin. Okay. Dumako naman po tayo sa at-tadribu al-thani. At-tadribu al-thani, akmil. Kama yaati, kumplituhin katulad ng nasa halimbawa. Okay. Al-kitabu jadidun. Ang kitab, ang libro ay bago. Al-masjid wasi'un. Ang masjid ay malawak. Al-qitaru blank. So, anong meaning ng kitar? Kitar ay train. So, anong gawin na, anong idudugtong natin? Pwede natin idugtong. Al-qitaru pawilon. Al-zahab. Al-zahabu jamilon. Ang zahab, ang tinatawag na al-zahab ay gold. Al-ustaz, ano, al-ustaz, mahirun. Okay. Al-rajulu, jamilun. Al-amud, kawiyun. Okay. Ngayon naman, dito tayo sa ikalawa. Al-kurrasatu, jadidatun. Ang mga upuan ay bago. Al-ghurfatu, wasi'atun. O kaya al-ghurfatu dayiqatun. Okay?
to si letter marbuta to. At ta'iratu sari'atun, ang airplane ay mabilis. Al-fiddatu blank, anong pwede natin lagi dito? Al-fiddatu jamilatun. Al-ustadatu mahiratun. Al-mir'atu jamilatun. Okay? Al-minara, itong minara, ito yung mga yung may makikita yung mataas na nasa bahagi ng masjid, yung munara, alam niyo yung munara, di ba? Yung mataas yan na ano, kadalasan ito yung makikita sa malalaking masjid. Al-munara, paano natin sabihin ang munara ay matibay. Al-munaratu kawiyatun. Okay, dumako naman po tayo sa ikatlong pagsasanay. At tadribu thalith. Bayin sababa kaunil ta'i maftuhatan fil kalimatil atiya thumma da'aha fi jumalin mufidatin. Ano raw? Ipaliwanag ang dahilan kung bakit ang naging ta'i maftuha ang nasa loob ng mga kalima. Pagkatapos, ilagay sa pangungusap. Halimbawa, mayiton. Anong meaning ng mayiton? Ang mayiton ay namatay. Patay. Mayit. Mayit. So, anong dahilan naman kung bakit naging tal maftoha ang mayit? Di ba? Paano kaya? Anong dahilan? Ang dahilan naman, dahil yan ay tinatawag na ta'alasliya. Ta'alasliya. May iton. Di ba? Asal, yan ang original niya eh. Yan ang original ng mayit. Ang tanya ay maftoha. Namat. Ito tataanis. Bakit naging ta'a maftuha ito? Ang dahilan naman ay dahil fi'il madi ito. Fi'il madi. Kaya dumugtong siya ang ta'anis. Nabaton. Nabaton ay jam'u mu'annasi. O pwede rin ano? Nabat. Hindi, pwede yung asliya ito. Ta'o al-asliya. Al-asliya. Nabaton. Okay? Ito yung asli na. Itong original niya na pagsulat. Nabaton. Natan maftuha. Mata. Mata, ito rin yung original niya. Mata na fi'il madi. Mata. Bint. Original din niya. Bint. Natan maftuha. Ang mayit ay, ang mga kahulugan nito, ang mayit ay namatay, namat, nakatulog na babae, nabaton, mga halaman, mata, namatay. Okay, ito ay patay, ito ay bangkay. Ito naman ay namatay. Binton ay anak na babae. Itong ikaapat na pagsasanay, ito sila, medyo mahirap ito para sa mga baguhan. So, huwag na natin itong pag-aralan. Hanggang dito na lamang po tayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.